Hi guys, welcome back to my channel. Tasong hi ko ah. Bloopers. Kasi parang namamagay yung mukha ko. Kaya parang, alam nyo guys, parang ayoko na mag-vlog kasi yung mukha ko namamaga. Ayan oh. Para akong bagong gawang ano, monay. Ano ba nangyari sa akin? O baka dahil sa buhok ko. Sayo sa buhok. Mas mahaba na buhok ko eh. Well, anyway, kung natatandaan nyo, nag-upload ako ng video dati about yung naging operation ko last year sa anal fistula. So, yung removal ng aking anal fistula was successful. Kaya lang, hindi ko na in-upload yung part 2 kasi medyo, ano, parang na-awkwardan ako kasi, ano eh, medyo nakakadihi. Sa totoo lang, pag tinignan yung picture, pero may mga viewers kasi sa channel ko na nagre-request kung pwede daw mag-share ng experience about dun sa aking anal fistula operation. And sa tingin ko naman, dun sa first video na ginawa ko about it, ay nakapagbigay ako ng ibang details na importante. Kaya lang, may mga iba pang nakapanood ng video na nagsasabi, marami silang mga tanong na sa palagay ko hindi ko na isama sa video na yon. So, siguro ito na yung part 2 ng video na yon. Para lang magkaroon ng konting graphic or ano, magkaroon kayo ng konting magkaroon kayo ng konting picture kung ano nangyari, kung paano yung stay ko sa hospital before and after ng operation. Eh, siguro i-share ko na rin yung ibang ano, pictures or videos na nakuha ko before. Kaya lang, ano, medyo luma na yung video na yun. Pero okay lang, related naman sa topic natin today. So, i-share ko lang about dun sa during and after operation. Kasi yung question nung isang viewer was about ano, related to ano, anal fistula. Tapos sinabi nga niya na merong pwede bang buksan ko? Parang ang dilim kasi. Ayan, kaya lang masyado naman makintab ang aking noo. So, tanggalin ko na lang. Mas maganda siguro. Anyway, ayan, so yung question nga niya is gaano masakit ba talaga yung operation? Bumalik pa ba yung anal fistula after ng operation? Mahirap ba during after the operation? So lahat yan sasagutin natin para lang makatulong din tayo sa iba, no? Kasi may iba nga na, although alam ko naman may kaya nila mag-research online, pero yung iba kasing medical term online is medyo kapag hindi ka familiar, mahirapan kang intindihin. Like ako before, hindi pa ako familiar doon. Talagang napaparanoid ako sa kakaisip kung ano ba talaga yung nangyari sa akin. Until makapag-consult ako sa doctor kasi in-explain nga sa akin kung ano talaga yung condition ko. So doon ko lang naintindihan. So I feel na ganito din yung kailangan malaman ng ibang nakapanood ng video ko, na kailangan pa nila ng more details about, ano, more information about dun sa or explanation about dun sa nangyari or sa operation. So, going back to it, November 22, 2020 ako na-operahan. And one day lang ako nag-stay sa hospital. Actually, parang overnight lang. Na-operahan ako ng 9 a.m. tapos basta hindi ko talaga naramdaman kung anong ginawa sa akin ng doktor. Kasi syempre, pinatulog ako tapos may anesthesia. And then, after nun, ang pinakahuli kong natandaan is nakahiga ako sa operating room, sa OR. Tapos, ano, kinakabitan ako ng parang ano, parang tinatali yung kamay ko. Tapos, naramdaman ko na lang may in-inject sa ganito ko. Tapos yun, wala na. May nilagay pala na oxygen sa ilong ko. Tapos yun lang, pagising ko, 11:30 na ng umaga.
nagulat ako kasi nagising ako, nandun ako sa recovery room. Tapos may nurse na nakaupo sa tabi ko, tapos nagbabasa siya. Tapos biglang pagising ko, parang alam mo yung sa movie na, nasaan ako? Sino kayo? Parang ganun yung nangyari sa akin. So, tinanong ko yung nurse, merong Indian na nurse doon. Sabi ko sa kanya, where am I? Tapos sabi niya, you're in recovery room. Sabi ko, tapos na ba yung ano, operation? Ang sabi nga niya, tapos na. Dadalhin ka na sa private room mo, nire-ready lang. Sabi ko, ha? Tapos na, bigla akong napaisip. Sabi ko, bigla ko naalala na kinakahuli kong natandaan is nakaiganga ako dun sa operating room. Sabi ko, talaga? Tapos na? Tapos pinapakiramdaman ko yung puwet ko kasi naka-flat ang higa eh. Tapos, wala naman ako nararamdaman na parang may giniwa na sa akin or may ginalaw na sa puwet ko. Wala naman. So, sabi ko, sigurado pa ito, tapos na. Pero ang pakiramdam sa puwet ko is makapal, parang matambok. Kasi nga, although hindi ko masyadong pinapansin kasi nakahiga ako. Pero wala talagang pain. Walang sakit. Alam mo yung wala nga nito, parang kagat ng langgam na sinasabi na or tusok ng karayom. Wala eh. Wala talaga ako naramdaman. So, dinala ako sa private room ko, tapos dinala agad yung lunch kasi 12 na yun. Tapos may dumating na Pinoy na nurse, tapos tinanong niya sa akin, kumusta? Sabi ko, okay lang, medyo ano pa, sabi ko kasanisin ko lang. Sabi niya, wala ka talagang maramdaman sir kasi ganyan talaga pag may anesthesia. Pero sabi ko, pag nawala na ba yung effect nito anesthesia, masakit na. Sabi niya, don't worry sir, merong mga pain reliever na ano na i-inject sa inyo within 24 hours para hindi niya talaga maramdaman yung pain. So after 24 hours may pain na, sabi niya, wala naman sir. Sabi ko, so nag-interview na ako, tinanong-tanong ko na yung nurse. Sabi ko, ako ba yung first na patient na ganito? Sabi niya, hindi sir, actually today, pito kayo na pasyente na may anal fistula. Sabi niya, apat kayong Pilipino, tatlong ibang lahi. Sabi ko, talaga? So parang ang dating sa akin is common pala ang anal fistula, hindi ko lang alam, di ba? So, bigla naman ako na-relieve nung sinabi niyang yun. Kaya, sabi ko, kakain na ako, tapos yun na. Nung mabandang hapon, dinner, after dinner, kumain ako ng dinner, wala pa rin ako naramdaman na kahit anong pain. Kasi nga, yun nga, sabi ng, may dextrose pa ako while nasa hospital eh. So, ini-injectan siguro ng pain reliever. Kaya wala siguro akong maramdaman. So, nandun na, pumasok ako sa CR, sabi ko, dudumi ako. Sabi nung nurse na Pinoy, dudumi ka sir? So, paulit-ulit. Sabi ko lang, dudumi ako. Sabi niya, sige, samahan ako. Sabi ko, ha? Samahan? Bakit? Nagulat ako sa sinabi niya. Sabi ko, sir, kasi may tatanggalin ako dyan. Sabi ko, ano tatanggalin mo? Yun pala, after ng operation, may, anong tawag ng gauze pad na sinuksok dun sa puwet, sa loob ng puwet mo, para mapigilan ang pagdudugo. Alam mo, di ba pag nasugatan ka, lalagyan mo ng pressure para hindi magdugo. Ganun pala yung purpose ng gauze pad na makapal. Kaya pala sabi ko, kapal ng puwet ko nung after ng operation. Kala ko naka-diaper. Kasi hindi ko nakikita, nakahiga pa ako. Kahit nung dinala na ako sa recovery room, tumayo lang ako sandali, tapos pinahiga na ako ng doktor, sabi mo, pahinga daw ako. So, wala talaga. Doon ko na lang nalaman sa CR, nung dudumi na ako, yung nurse na Pinoy, sabi niya, sir, talikod ka, may hihilahin ako. Sabi ko, ano yan? Natakot pa nga ako kung ano yung hihilahin niya kasi biglang naging morbid yung isip ko. Na parang, sabi ko, kung may hihilahin siya, baka biglang magdugo or baka bituka ko yung lumabas dun sa... So, natakot ako. Sabi niya, hindi sir, kasi meron diyang nakalagay sa loob. Hindi pa niya na-explain sa akin kung ano. Sabi niya, bago ka dumumay, kailangan kong kunin niya. So, pinatuwad niya ako, tapos, naramdaman ko yung daliri niya tumama sa pisngi ng puwet ko. Tapos, awkward talaga ang feeling, pero kapwa Filipino naman. So, medyo hindi ako nahiya. Tsaka nurse naman niya, alam ko wala namang mali siya sa kanya. So, may hinihila siya na hindi ko masyadong nararamdaman. Although, di ba pag yung feeling na pagdudumi ka, ramdam mo na may lumalabas. Itong hinihila niya, hindi ko masyadong nararamdaman. Tapos, biglang may nanagap, gumanon, hinihila niyang ganyan. Tapos, sabi ko, wait!
dinap-curious ako nung hinila niya, di ba? Sabi ko, sandali, patingin nga, ginanon niya, hinarap niya sa akin ganun. Tapos, para siyang ganun, nakalaylay na ganun. Ang kapal, parang alam mo yung lumpiang Shanghai. Sabi ko sa inyo eh, medyo ano to, graphic to, kwento na to kayo. Kung kumakain man kayo habang kayo pinapanood nyo to, baka mandiri kayo ha. Kulay, yes, siguro ganito kahaba. Tapos kulay lumpiang Shanghai, medyo brown, na medyo yellowish. Kasi nga, di ba may betadine? Nilagyan ng betadine yun para ano. Tapos, the way combination pati syempre ng atin operation, may dugo-dugo pa ng konti yan para maampat ng dugo. Tapos goes pala na ganun kahaba. Sabi ko, ah, nilagay yan doon. Sabi niya, yes sir, para po ano, maglagay ng pressure at hindi magdugo, mapigilan yung pagdudugo habang nag-aano ka, habang inooperahan ka. Sabi ko, ah, ganun pala yun. So, sabi niya, yes sir. Sabi ko, so after kung may lalagyan mo uli ako, sabi niya, hindi na sir. Nawili, gusto. So, sabi ko lang, hindi, kasi baka magdugo uli. Sabi niya, yun nga sir yung ano, kaya ako nandito, sabi ng nurse. Pamatsagan natin kung anong mararamdaman mo after dumumi. Sabi niya, kung magbe-bleed ba or may mararamdaman ka bang pain. Kasi ito yung first na dumi ko after ng operation. So, although nag-fasting ako before ng operation, pero nung after ng operation kasi pinag-lunch at dinner na ako. So, siguro nag-digest na yung pagkain ko, kaya siguro ako nadudumi. Anyway, nung dumumi ako, walang sakit as in. Kasi yung pinakain sa akin is rich in fiber. Yun yung nakita ko sa diet ah. Tapos, maliquid ako. So, nung dumumi ako, parang nalaglag lang. Ganun. Hindi ko naramdaman talaga. Tapos, ang weird talaga ng feeling kasi syempre pag dumudumi ka, nararamdaman mo, diba? Ito, this time, after ng operation, ina-expect ko talaga na masakit kasi may sugat. Tapos natatakot ako maghugas kasi alam mo na, yung dito bidet, di ba? Yung parang may pipindutin ka sa kasi tubig mo dininis kami. Natatakot ako na baka malakas yung bidet. Kasi may bidet dito na pag pinindot mong ganun, parang lalabas ka rin, tatalsik ka rin pag natamaan ka ng tubig eh. So, kinokontrol ko yung pindot sa bidet kasi baka tumama sa sugat, natatakot ako. Tapos sabi ng nurse, hindi sir, huwag ka na mag-bidet. Sabi niya, upo ka dito sa balding to. Yung balde, meron siyang mixture na nilagay doon. Lukewarm water, tapos betadine. Yun, nilagay niya. Tapos nakita ko bumubula yung tubig. Sabi niya, upo ka dyan sir. Ganyan ang gagawin mo sir, every maglilinis ka ng sugat. Sabi niya. Tuwing lalo na pagdudumi ka, kailangan make sure na malinis yung paligid ng puwet mo. Tapos upo ka sa lukewarm water na may betadine. Ganyan. Tapos mga 15 minutes daw hanggang sa mawala na yung init. Ganun. Kasi para daw mas ang purpose nun is para matulungan na mabilis na mag-heal yung sugat mo after operation. So, yung first time yun, ginawa doon sa ospital, tapos hanggang sa the following morning, tinutulungan ako ng nurse. Same nurse, tinulungan niya ako na maglinis. So, hindi na ako nahihiya sa kanya kasi syempre, nurse naman, tapos parehas na lalaki, tapos makita mo naman sa mukha niya na hindi siya natatawa or hindi siya na-awkward. So, feeling sanay na. So, going back dun sa kinuwento niya sa akin na hindi lang ako yung pasyente nung araw na yun, tinanong ko siya, sabi ko, so apat kaming Pilipino? Sabi niya, yes sir. Sabi ko, mga bata ba yung kasi orca age ko? Sabi niya, hindi sir, iba-iba. Yung isa matanda na, parang nasa 50s na. Sabi niya, yung isa 20s pa lang. Sabi ko, talaga? Sabi niya, yes sir. Sabi ko, so normal na sa inyo to na tumatanggap kayo ng pasyente na ganito? Sabi niya, actually sir, sabi niya, bihira lang, sabi niya, pero siguro mga in a year meron namang marami talaga na na hindi lang daw sa kanya kasi. So siya, this time nung duty niya, nakita niya na 7 pasyente. So tatlong ibang nationalities, tapos kami 4 na din. Tapos ito pa nakakatawa ha. So natatakot ako mag-share sa mga kakilala ko, lalo na sa office kasi nag-file ako ng leave eh, para mangyari yung operation. So, pagdating ko sa office, after siguro mga 3 weeks, nag-confide sa akin yung manager ko na ibang lahi. Tapos sabi nga niya sa akin, kumusta? Masakit pa ba? So, actually, ako naramdaman na sakit ever since. Kahit during or after ng operation.
medyo awkward lang pag naglilinis kasi syempre masyado kang mapaparanoid ka sa paglilinis eh. Sasabihin mo baka kung ano magawa ko baka bumuka yung sugat ganun. So pero wala namang sakit in total. Tapos sabi nung ibang lahi kong manager, sabi niya, hindi ko nasasabihin yung nationality kasi baka naman ano. Sabi niya, actually nagkaganyan din ako 2 years ago. Talaga? Yes. Anal fistula. Check out talaga, sir. Sabi niya, oo. Tama, mga 3 weeks or 1 month din akong nag-file ng leave para ano, para makabalik ako ng maayos. Tapos kinuwento niya sa akin yung mga ginawa rin niya. Kinuwento niya yung mga bawal na mga hindi niya dapat gawin. Like, hindi siya pwede mag-drive for 2 to 3 weeks. Hindi siya pwede mag-exercise. Hindi siya pwede magbuhat-buhat. Hindi niya maglakad-lakad ng matagal. So, more on upo, higa ka lang muna for the first 2 weeks or 3 weeks to make sure na mag-heal yung sugat. Kasi the more na kumikilos ka, the more na yung, syempre yung sugat, di ba, kailangan nakalapat na ganyan. Kapag kilos ka ng kilos, yung puwet mo gumaganyan, bumubuka-buka ng konti, yung sugat na isa-stretch din. So, sabi nga ng doktor, dapat medyo ano, pero iwasan daw umupo. As much as possible, nakahiga or ano lang. Ika, okay. Tsaka pag uupo ka, nirecommend nila na meron kang upo ang ano yun, yung soft, yung donut na tinatawag nila na ano, parang anong tawag dito, yung pillow. Meron ako sa likod, ayun, yung tuloy dilaw. Kaya lang ayokong kunin. ang fit kasi ng damit ko, mabaka mapunit. So, ayun, yung, so, bukod doon, may isa pa akong kakilala na sinare niya sa akin. Sabi niya, si Gento, meron din daw eh. Parehas daw kayo. Sa Pilipinas pa nga daw siya nagpa-opera. Sabi, oh, okay. Okay, good. Tapos, nung nag-follow up ako sa doctor, after a week, bumalik ako sa kanya, sabi ng surgeon ko, so chinek niya, di ba? So sabi niya, okay, mukhang mabilis naman nag-heal yung sugat mo. Kasi may na-recommend siyang ointment din, ipupuras ko. Yung parang pampabilis, tumulong na magpadaling magpahilom ng sugat. So kahit saang sugat yun na hindi lang sa otra. So kinuwento niya nung araw na yun na follow up ko na meron pa siyang 4 na pasyente ulit na for operation tomorrow. Sabi niya, anal fistula. So parang normal din pala to. Kasi nga, sabi ko nga nung sa part 1 ng video na to, nung before ako maoperahan ng anal, removal ng anal fistula ko, na misdiagnosed ako ng doktor dati. So yung unang doktor, hindi siya surgeon, sinabi niya sa akin na external hemorrhoids. Sabi niya, so for more than a year, akala ko talaga external hemorrhoids yung aking daladala. So, binigyan niya ako ng ointment, naka-apat ata ako or 5 ganun yung tube ng ointment. Napunas ng punas, wala nangyayari. Hindi nawawala yung sugat. Tapos, nakakairita pa. Lalo na pag pinagpapawisan ako pag nag-exercise ako. Pag nag-jogging ako, ang hapdi. So, nawala na ako ng ng gana nun. Alam ko hindi nagagaling yung external hemorrhoids. Alam ko forever na yan. So, na-frustrate na ako until one time na nagdugo siya, nag-bleed siya ng madami. So, punta ako sa doctor, tapos sinabi ko, Doc, sabi ko, my external hemorrhoid is bleeding profusely. Sabi ko ganyan. I'm afraid I cannot go to work anymore. Ganyan. Sabi niya, let me see. Tapos pinakita nga sa kanya. Alam mo, during that time, may infection na kasi. Kasi nga, anal fistula is infection sa loob ng puwet. Yung ring, yung anus, infected siya. Nung tinusok yun ng doktor, para akong tinubo. Para akong tinubo sa sakit. Sigaw talaga akong ganun. Tapos naalala ko pa yung Indian nurse talaga. Pinipigilin, brother, don't scream. Sabi niyang ganun. Ang dami kasing pasyente sa labas na nag-aantay bago ko. So, ano naman iisipin ng mga yun ang mangyayari sa kanila kung nagsisigaw yung unang pasyente sa kanila, di ba? So, takot na takot din siguro yung mga sumunod sa akin. Well, anyway, sinabi ko nga sa doktor na, sabi nung doktor sa akin, external hemorrhoid to. Sabi niya, no, this is not external hemorrhoid, this is anal fistula. Sabi ko, oh, okay. So, medyo na-relieve ako ng konti kasi may bagong diagnosis. Tapos sabi niya, ito yung gagawin natin sa operation. Alam mo, right after, na-schedule niya agad ako ng operation, siguro mga in 2 days. Hindi pa nga ako pumayag kasi sabi ko, operation agad? Duraman lang observation muna or something.
Tapos, anyway, ang good thing dito ay sagot naman ng health card ko at wala akong babayaran ni Cinco pati mga gamot. So, sabi ko, why not try it? So, nagpunta ako dun sa, bumalik ako sa doktor, tapos sinabi ko nga sa kanya na I'm willing to go on operation para ganyan. Sabi niya, oh sige, let's schedule this. Tapos nangyari na nga, basta yung masasabi ko lang dun sa mga ano, dun sa mga may anal fistula or dun sa mga merong dinadanas na kapareho pero hindi naman nila alam kung anal fistula or external hemorrhoid or hemorrhoid man, magpakonsulta talaga kayo sa doktor kasi yun talaga yung the best na gagawin nyo. Hindi nyo yan makukuha sa mga research, hindi nyo yan makukuha sa mga tanong-tanong sa mga kakilala nyo, whether medical representative or practicing na yung nakausap nyo. Ang the best talaga dyan is get an appointment with the doctor. Tapos magpa-check up talaga kayo para malaman talaga kung ano yan. Kasi first, second, or third check-up, dun pa lang yan malalaman, I'm sure. Kasi katulad nga nangyari sa akin, nakailang check-up ako noon, tapos puro external hemorrhoid sinasabi sa akin. Until such time na hindi nga nag-work yung mga ginagamit nila. Buti na lang, hindi siya tumagal ng ganun katagal. Kasi nabasa ko rin eh. At saka sinabi rin sa akin mismo ng doktor na kung pinabayaan ko ng mas matagal yan, mas maraming complications na mangyayari. Pwede akong mamatay sa infection, blood infection actually, kapag hindi ko pinag- or pwedeng matuloy yan sa colon cancer kasi akit na yung infection sa colon niya pataas. So ganyan yung mga in-explain niya sa akin. Kaya natakot talaga ako. Sige na, Doc, mag-opera na tayo. Kalkalin mo na, Doc. Sabi niya. Although hindi naman siya betagalab. Yun ang nasa isip ko. Para lang medyo malighten ko yung mood. Kasi ako pa, takot ako sa dugo. Konting may makita akong dugo, nanginginig ang tuhod ko eh. So takot talaga ako to think na o-operahan ako. Pero syempre, inaliw ko na yung sarili ko kasi wala naman akong pamilya dito. So ako lang ang mag-aalaga sa sarili ko. Kaya tinake ko yun lightly. Which is really good kasi nga, ngayon, after 5 months or almost 6 months, wala na akong iniinda. Hindi na ako, kampante na ako. Unlike before ng operation na lagi akong irritable, hindi ako mapakali sa pagkakaupo, medyo masakit. Tsaka lagi ko siyang iniisip kahit saan ako magpunta. Lagi kasi mararamdaman mo eh, parang sakit sa ngipin, alam yun, hindi ka mapalagay, wala kang inner peace, kumbaga. So, ang pinakamabuti dyan, kung meron ka mang dinadalang ngayong ganito, is magpa-check up ka na sa doktor. Kung hindi ka katiwa-tiwala yung doktor na napuntahan mo, pwede ka naman magpa-second opinion. So, siguro naman sa second opinion, kung same pa rin sila nang sinasabi, baka naman pwede mo nang paniwalaan at tanggapin kung ano yung remedy na pwede nilang ibigay. Basta, the best talaga is pumunta sa doktor, magkumusulta sa doktor. Huwag mong gamutin yung sarili mo kasi mas lalo lang may hirapan ka, mas lalo ka lang hindi confident kung mga ginagawa mo. So, kung may guidance ka talaga ng mga doctors, mas madali mo siyang matatapos or matatanggal. At saka yung peace nga eh, peace of mind, na merong gumagabay sa'yo, may guidance na mawawala na yan. Finally, sa akin, no, after ng operation at nung gumaling na to, ang saya-saya ko talaga. Ang saya-saya ko. As in, yung puwet ko, tahimik na siya. Hindi na ako nahihirapan pag dumudumi ako. Hindi na ako takot sa bidet. Kasi dati, takot ako sa bidet dati. Lalo na pag sa mall, pag inabot ako sa mall, ayoko mag-bidet. Ang lakas-lakas kaya ng mga tubig sa mall. Sakit. Yung pag tinamaan siya, yung dun sa infection, feeling ko tumagos dito sa utak para akong binala sa sakit eh. Kaya, ganon. Para dun sa para kay Francis na nagtatanong sa akin about it. Ganon, yun the best. Kung ikaw man or sino mang member sa pamilya mo ang meron, the best is to consult a doctor. Surgeon. Pumunta kayo sa surgeon tapos alamin niyo kung ano yung option nyo. Kasi alam ko pag medyo bago pa lang, parang madadaan siya sa gamot eh. Merong parang binibingin lang. Pero kung talagang malalim na at malayo na yung infection, operation talaga, tatanggalin talaga nila, bubuksan talaga nila yung sugat kasi ide-drain nila eh, palalabas mo na yung abscess na. So, ganun siguro ang magandang maipapayo ko at sana makatulong ito
yung mga pictures, yung mga videos, i-insert ko para makarelate kayo sa kung ano yung sinasabi ko nung nasa ospital ako. Pero worth it talaga na itry. As in, hindi ka talaga mahihirapan. Madali lang yung procedure. Para ka lang nag-overnight sa ano, sa hotel. Ganon. Walang pain. Believe me, walang pain. Kung meron man, meron naman naka-ready na pain reliever. So, bibigyan ka naman ng pain reliever. Basta yung experience ko, yung sa akin, never ako nakaranas ng pain. Until now, na magaling na ako, hindi ko talaga matandaan na nakaranas ko ng pain. So, yun lang yung assurance ko sa'yo. Basta get a treatment from ano, a qualified doctor. Huwag tayong mag-doktor-doktoran kasi ang mangyayari pa niya minsan, mapapahamak pa tayo. Kasi kung ano-ano pa ang tibayin natin na hindi naman nakakatulong. Nagsasayang lang tayo ng pera, ng panahon, at kung ano-ano pa. So, yun lang yung mga advice ko. Kaya ako nag-second, ano, nag-part 2. Kaya tinuloy ko na. Although before, pinromise ko na may part 2, diba? Kaya lang nga, na-awkward ako dun sa mga videos na inano ko kasi medyo nakakadiri. But anyhow, ngayon, ito na yung part 2 at sana may napulot kang aral dito, Francis, para sa itong video na to. Okay? So, thank you guys for watching. Sana abangan nyo yung mga susunod kong vlog, ha? Pag sinipod pa ulit ako ng vlog. I-share ko ulit ako sa inyo. Ang mga nakakatawang experience. Mas maganda nga eh, pag mga nakakatawang experience. No? Tsaka try ko rin mag-cover ng songs pag medyo okay yung boses ko. Pag sinipag ako mag-video, okay. Okay? So, don't forget to like and leave a comment sa ano sa aking channel. Pwede din kayo mag-suggest kung ano pa yung pwede kong gawin. So, yun lang guys. Take care everyone. Still pandemic pa ha. So, huwag lumabas ng bahay kung hindi naman importante ang dahilan ng paglabas. Lalo na't hindi urgent. Hindi naman kailangan huwag na lumabas ng bahay para hindi na madagdagan yung number ng mga nagkakasakit. Stay at home. Stay healthy. And don't forget to pray for everyone's safety. God bless everyone. Bye!